April 2017, nung pinagbawal ni Noy Environment Secretary Gina Lopez ang open pit mining dito sa Pilipinas. Balikan lang po natin kung ano talaga itong open pit mining. May dalawang simpleng kategorya ng minaan sa mundo, ang underground mine at ang surface mine, kung saan kasama itong open pit mining. Yung underground mining po, yung kalimitan na nakikita natin sa mga pelikula. Yan po. Ito yung may malalim na mga tunnel kung saan huhukayin at iaakyat mo sa itaas ang mga mineral deposits. Madalas po itong ginagamit pag ang mga mineral deposits ay malalim ang pagkakabaon. Pero siyempre, mas magastos po ito dahil mas magastos yung paghuhukay at unti-unti nang inaakyat yung mga mineral ores. Mas delikado rin ito sa mga minero dahil maraming mga panganib sa ilalim po ng lupa. Nariyan siyempre ang tunnel collapse at yung mga toxic gases. Ang mas common na mining operation ay yung surface mining kung saan nasa ibabaw lamang ng lupa ang operasyon. Halimbawa lang dito ang open pit mining. Sa open pit mining, unti-unting inuuka o hinuhukay ang lupa para kunin yung mga mineral deposits na hindi gaanong kalalim. Tinatawag po itong open pit dahil habang tumatagal ang operasyon, nagiging malalim na hukay ang nasabing minahan. Dahil po above ground ng operasyon, mas madali, mas mura at mas ligtas ang mining operations sa open pit mining. Para sa mga miners, siyempre. Sinasabing 3 to 5 times higher ang production output ng open pit mine kumpara po dun sa mga underground mines. Mas maganda rin ang safety record nito para nga sa mga minero na hindi na po kailangan pumunta doon sa ilalim ng lupa. Pero, ito po yung malaking pero, marami rin kadikit na problema ang open pit mining kung hindi na mamanage ng maigi. Dahil inuuka nito ang lupa, malawak na bahagi ng kalikasan ang nasisira. Ang isang bundok o burol, maaaring maging isang malalim na hukay na lamang matapos ng napabayaan na open pit mining. Ayon din po sa Greenpeace International, problema ang disposal ng mga mining waste. Dahil maramihan kung iproseso ang mga hinukay na lupa, maaaring may mga kemikal na naiiwan at nanunuot doon sa mga kalapit na sapa o mga ilog o doon sa groundwater. Ito ang dahilan kung bakit pinagbawal ni Noy Environment Secretary Gina Lopez ang open pit mining noong 2017. Sa kanyang Administrative Order 2017-10, sinabi po ni Lopez na halos lahat daw ng open pit mines ay nagiging pahirap lamang sa buong bansa. Dahil sa epekto sa kalikasan, partikular sa paglason daw ng tubig at pagkalat ng mga mining waste. Sinabi rin po ni Lopez sa kanyang EO o sa kanyang AO na bagamat obligado yung mga mining companies na isaayos ang kanilang mga open pit mines, hindi rin daw ito nagagawa ng husto. Pero ayon sa bagong AO ni Secretary Roy Simato, na nagbabalik nga ng open pit mining dito sa bansa, sinasabi niya na globally accepted method of mining naman ang open pit mining. Ayon din sa bagong AO ni Secretary Simato, kailangan nang ibalik ang open pit mining para raw buhayin ang industriya muli ng minahan sa bansa at para raw meron tayong raw materials para sa construction and development at para meron trabaho sa mga kanayunan. Katunayan, nito lamang Abril, tinanggal na ni Pangulong Duterte ang moratorium sa mga bagong mineral or mining agreements. Ang moratorium na yan po, nakapataw noon pang taong 2012. At higit sa lahat, ang sabi po ni Simato, meron naman daw mga best practices sa open pit mining para iwasan ang masamang epekto nito sa kalikasan. Kailangan lang daw itong isa katuparan. Pero yun na po marahil ang tanong ngayon, kung kakayanin talaga itong isa katuparan.